Gonzaga sa kanyang album launch. Pero di nakaligtas sa intriga si Tony nang matanong if true na di na sila close ni Mariel Rodriguez dahil sa isyong hindi natuloy ang movie nila with Robin Padilla, nakarelasyon daw ng friend niya. May mga isyong lumalabas, kaya umiiwas ako. Ganun kasi ako, hindi ako confrontational eh. Lilipas din lahat. Magigimayos din, magkakaroon ng linaw. Sa presko naman ng K-pop o Korean popular music group na One Way, overflowing ang confidence ng grupo na iba raw sa naon ng K-pop group na dumalaw sa ating bansa. I believe our popularity so far internationally is growing. We feel like really thankful about that. From Koreans, fly naman tayo sa isang well-known beauty clinic ng mga celebrity. Napadpad ang paparazzi where we discovered the latest Kalayan endorser, si Banks Garcia. Pero wala naman daw ire-retoke sa face and body ni Banks, say ni Doc Manny Kalayan. Nakita naman natin ang sexy niya and ang hiniling niya is skin whitening. Kasi I've been tan since high school. So I just wanna try being whiter. Anti-surgery ako. I don't wanna do any surgery. So, saka I'm proud to say that wala po pinagawang kahit ano sa katawan ko. Head to foot, wala po talaga. New Whisper endorser Ann Curtis. Tinawanan lang ang chika tungkol sa kanya na di umano'y nagpapatas ng talent fee or else, nilipat siya sa ibang network. Ano ba yun? Nakakatawa naman yung issue. Wala pa naman. You know, one of the things about this business is I'm not really in it for the money. It's more of the passion. Right now, I just discovered hosting, so andun yung passion talaga. TB5 umani ng parangal sa 2010 Top Quality and Talent Awards Global last Thursday. Isang pasasalamat po mula sa paparazzi ang nais naming ipaabot para sa karangalang mapili bilang 2010 Most Outstanding Entertainment TV Talk Show at 2010 Most Outstanding Entertainment TV Talk Show Female Host naman para sa tunay na reyna ng intriga na si Christopher Min. Maraming salamat po sa inyong pagkilala. Tumutok lang at abangan ang susunod na pag-arangkada ng latest at hottest chika dito lang sa Paparatsyada. Isang madamdaming pangungumusta sa isang kapatid na may malubhang karamdaman, Paquito Diaz. Ikukwento na ang pinagdadaanang hirap ngayon at ang mga sentimiento ng anak na patuloy ang pag-aaruga sa ama, inyong maririnig. Joko Diaz, live sa Extreme Close-Up, ang pinakasikat na komedyana sa showbiz ngayon. Sasagutin na ang mga isyong patuloy na ikinakabit sa kanya, live na live sa PressCon Express. Francisco Bustillos Diaz, o mas kilala bilang Paquito Diaz, ay isa sa mga pinakamagagaling na kontrabida ng pelikulang Pilipino. Maituturing na siyang isa sa mga haligi ng industriya dahil sa pamamayagpag niya bilang isang action star at kontrabida. Nakagawa na siya ng mahigit na 300 pelikula at nagsilbing inspirasyon at mentor din ng mga junior action stars na sumabak din sa pagkokontrabida. Hanggang isang araw, biglang naglaho si Mang Paquito sa mundo ng pelikula at telebisyon. Taong 2004, nagulat ang showbiz nang mapabalitang na-stroke siya. Dalawang beses daw siyang dumaan sa operasyon, dalawang buwang na-comatose at matagal na naratay sa ospital. Dahil sa nangyari, naibenta na nila ang halos lahat ng naipundar ni Mang Paquito. 2007 na magdesisyon ang asawa niyang si Nena Gutierrez Diaz na lumipat na lang sila sa probinsya upang doon natuloy ang magpagaling ang asawa. Sa Daraga Albay na naninirahan ng dating action star, isang simpleng buhay, malayong malayo sa maingay, makinang at magulong buhay niya noon bilang artista. Hindi na siya masyadong umiinom ng mga gamot. Naglalakad siya every 4 o'clock in the afternoon, nagja-jogging, parang walking lang dito sa may subdivision. Yun ang exercise niya. Na-stroke siya, hematoma sa brain, sa ulo. Matagal ka sa ospital, di ba, Papa? Nga 6 months. Oo, nakahiga ka lang, di ba? Nangyari yung stroke niya noong September 2007. 3 months siya bago nagising kasi nagkaroon ng parang water dun sa inoperahan. So, nilagyan siya ulit ng parang tubo sa ulo para i-drain yung water. Mabuti nga, hindi siya tabingi yung mukha, hindi yung... Pero yung left body niya,
hindi na masyadong nakakagalaw. Tsaka yung mata niya, hindi na makakita. Tapos yung right pa niya, may glaucoma. Pero sa kabila ng mga pagsubok niya sa buhay, ang kanyang leading lady at partner in life na si Mami Nena, nananatiling nasa tabi lang niya. Forever and ever na yan, in sickness or in health. Siyempre, hindi ko naman pwedeng pabayaan na lang yan, no? Actually, mahal ko naman talaga siya. Wala naman bawas dun, wala naman dagdag dun. Hindi rin naiwasan ni Mang Pakito ang maihinga ang kinikimkim na hinarakit sa industriya at sa kanyang mga nakasama. Masasabi ko lang, naiiyak ako. Sabi ko sa mga po. Ang masasabi lang daw niya is namimiss niya talaga ang showbiz at gusto pa niya magpelikula. Kasi nung last nagpunta si Liton, sabi niya, o pare, gagawa tayo ng pelikula. Oo, sabi niya. Kasi matagal na raw siyang nananahimi. Alam mo, marami rin siyang hinanakit sa showbiz. Eh. Hindi naman lahat puro saya sa kanya. Kasi nung nagkasakit siya, di kukonti lang ang dumalaw sa kanya talaga sa ospital. Lalo na yung mga producer na matagal na rin niyang kaibigan, hindi niya nakita. Meron siyang hinanakit sa mga awarding bodies kasi mula nung nagkasakit siya, hindi na siya pinapadala ng mga imbitasyon. Sabi niya, sayang lang yung panahon na binigay ko sa kanila nung sikat na sikat pa ako. Naalala nila ako, pero ngayon, wala na. Pero sa kabila ng kalagayan at naging pagtrato sa kanya noon, pagtanaw pa rin sa mga taong nakaaalala at patuloy na sumusuporta ang gustong ipaabot ni Tito Kids. Masasabi ko lang, thank you. Mga kapatid, kasama po natin ngayong hapon ang anak na hindi nakalilimot sa kanyang ama, sa kanyang mga magulang, Joko Diaz. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon sa iyo, Tito Kids. Joko, ang tingin kasi ng publiko sa mga artista, lalo na ang mga action stars, lalo na ang mga kontrabida, walang pagkakasakit, walang paghina ang katawan, walang pagkalaos, walang pagkamatay. Kapag nakakaharap mo si Tito Kids ngayon, anong pinag-uusapan niyo? Ang pinag-uusapan namin ni Daddy palagi, naalala mo ba yung ginawa kong pelikula dati? Nakita mo ba ako? Sabi ko, di, oo naman. Sabi ko, lahat yan. Sabi, ibinabalik niya yung nakaraan? Oo. Para sabi ko, di ba ilang taon mo akong tagabuhat ng bonbon at saka tagabuhat ng cooler na mas malaki pa sa akin? Ganun ang trabaho ko sa kanya, tagapaypay. Pero paggabi na, ako naman ang pinapaypayan niya dahil pinatutulog na ako. Spoiled ka sa papa mo? Spoiled siya sa akin. Okay. Kasi nakita ko yung VTR, meron siyang mga hinanakit sa showbiz. Nararamdaman mo ba yung hinanakit na yon? For me right now, for him, oo, masama ang loob ko dun sa nangyari. Pero sabi nga nila, itong trabahong ito ang pinakawalang utang na loob na trabaho. Mm-hmm. Oo, kasi wala ka ditong benepisyo, wala kang... Sabi nga nila, parang politika rin yan eh, wala kang best friend dito. Walang seguridad. Walang seguridad. Oo. Pero dun sa nangyari sa daddy, I'm happy na dun sa nangyari sa kanya. Na yung sa career niya, natuwa ako dahil never naman, nung malakas siya, never siya nakakalimutan ng lahat ng tao. Oo. And he has lots of friends. Until now, minsan nagugulat ako sa isang lugar na pupunta ako, uy, kaibigan ko, tatay mo. Oo. Marami siyang minahal at tinulungan. Marami siyang natulungan. Joko, bakit mas pinili niya magstay sa Daraga Albay? Bakit hindi dito, samantalang alapit ang mga ospital dito? Sa bagay na yun, pinag-usapan na namin magkakapatid na mas maganda nga sa Bicol dahil hindi na naman namin siya pagtatrabahuhin dito eh. Fresh ang hangin. At saka hindi na namin siya pagtatrabahuhin. Lahat ng kapatid ng mami ko nandoon dun sa Bicol halos. So, I think it's better na dun sa ano. Napakadakila ng mami mo. Napakabay. Kasi sa makapal at sa manipi, sa pagbagsak, pagbangon, andiyan si Tita Nena sa tabi ni Tita Kit, ni Tito Kits, di ba? Kapag nakikita mo ngayon ang mga magulang mo na talagang hanggang sa huling sandali, anong gusto mong isipin at sabihin sa kanila? Alam ko, pagtanda ko, ganun din ako. Mm-hmm. At pipiliting kong ganun din kami ng asawa.